Salamat sa ating mabuting Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin araw-araw. Amen? Andito tayo, taglay natin ang kalakasan, taglay natin ang buhay, taglay natin ang kasiglahan galing sa Panginoon. Ito'y biyaya niya sa atin. Amen po ba? Pwede mo bang batiin ang tutam sa pangkatabi mo, nasa likod mo, nasa kaliwa kanan, sabi mo sa kapatid, ikaw ay charito. Ang Diyos ay mabuti sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Ano po yung plano niya sa atin? Plans to prosper you and not to harm you. Wow. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin. Ang pagpalain, pasaganain. Di po ba? Malakas, malusog, masigla. Yun ang plano niya sa atin. Yun ang gusto ng ating Amang sumasalang. Mabuti po ba ang Diyos? Palakpakan natin ang malakas sa palakpak ng ating mabuting Diyos. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Praise the name of Jesus! Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! You alone are worthy to be praised, O God! We are here to worship your name, Jesus! God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, let's power us, Lord God. God is good all the time. With a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes. God is good, God is good, all
waters roar, and let the earth proclaim that Christ is Lord. Let the earth proclaim Him. Let the earth proclaim His salvation. Thank you, Jesus, for your goodness. Let's enjoy His presence today. Let's dance before His presence. Let's bow our hands to our God. Let's praise Him from our hearts. Hallelujah.
Everybody shout. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God, Jesus. Bless your holy name, Jesus. Thank you, Jesus. Tayo po ay makaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise.
Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. All is well. Pakibati po ang katabi ng two thumbs up. You are charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should promise, we should. Let's do that today. Everybody say, I am charito. I am charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Well, good morning, good afternoon, good evening, mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating Nuggets of Grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po natin ibahagi ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya, because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are watching this broadcast and you are sick in your body, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. Let's give the Lord a clap of praise for that. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos.
ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our four services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po, mga kabiyaya, sa lahat ng naparito upang sumamba sa Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy, mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop Facebook page, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. One last thing, malugod ko po kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion. Sa December 26 and 27, gaganapin po ito sa Caliraya Resort Club, Lumban, Laguna. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 pesos discount. Only until the end of July, or for the first 500 campers, whichever comes first. What are you waiting for? Register na, mga kabiyaya. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. Nag-start na po ang registration. Mag-register ka na, kabiyaya. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng pandemya, EMI Camp na po ulit tayo, mga kabiyaya. Promise, masaya po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 90. Today we are going to talk about the cutting covenant. What is the cutting covenant and how is it related to the new covenant? This is what we're going to talk about today. But first, let's pray. Let's commit this to the Lord.
Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today inside this sanctuary to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. It is always with great joy and delight to be found in your presence, for there is nothing in the world like it. Even as the psalmist says, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, we can experience the joy of the Lord. And the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time, even as we always pray. Everything that will be said and done, only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. The cutting covenant. Before we can understand what a cutting covenant is, we should first understand what is a covenant. Kailangan maintindihan muna natin ito bago po yung cutting covenant. So let's define what is a covenant. It is a will, a treaty, or a contract between two or more parties. Sa wikang Pilipino, ito ay kalooban, kasunduan, kontrata, o tratado sa pagitan ng dalawa o mahigit pang mga partido. Ibig sabihin, may nag-usap, may nagkasundo, nagkaroon sila ng kontrata, nagkaroon sila ng pagkakaisa ng kalooban. Ang ibig sabihin, tipan, kasunduan. Sa wikang Ingles, covenant. A covenant entails relationship, conditions, promises, rewards, and consequences if the conditions are violated. Yan po ang nilalaman ng mga kasunduan. Anumang uri ng kasunduan, palaging merong relasyon, merong kondisyon, may mga pangako, may mga gantimpala, at meron ding konsekwensya sa sandali na labagin ang anumang kasunduang pinagtibay ng mga nagkasundo. Yun po ang ibig sabihin ng kasunduan. Covenant. Meron pong lumang kasunduan, meron ding bagong kasunduan. Palaging ilagay sa ating isip, hindi tayo kasali sa unang kasunduan. Ang unang kasunduan ay sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Mga Hudyo, tayo po'y mga Hintil. Hindi tayo kasali sa first covenant. Ito'y exclusive lang para sa mga Hudyo. Ang tanging tipan na naipagkaloob sa ating mga Hintil ay ang bagong tipan, ang tipan ng biyaya. Pag-uusapan natin sa araw na ito, ano ang kaugnayan ng cutting covenant sa covenant of grace o sa the new covenant na tayo po'y bahagi ng bagong kasunduan. So let's ask the question, what is the cutting covenant? Ano ba ito? Let's define. A cutting covenant is an ancient practice where animals were slaughtered and cut in half
and the contracting parties walk together amidst the carcasses. Sa wikang Pilipino, ito ay matandang nakagawian ng mga nagkasundo, dalawang partido man o higit, sila'y pumapatay ng mga hayop, hinahati sa dalawang bahagi, ang isa inilalagay sa kaliwa, ang isa inilalagay sa kanan, at ang mga nagkasundo, contracting parties, ay magkasabay na lalakad sa gitna ng mga patay na hayop. Kaya ang tawag, cutting covenant. The word cutting covenant comes from the original Hebrew word karat berit. The word karat meaning to cut. The word berit meaning covenant. When you put that together, karat berit, to cut a covenant. Ito po'y ancient practice. Pero ito'y pinapahalagahan at iginagalang ng mga contracting parties. Ang mga hayop na kanilang dadaanan ay larawan na kakahinatnan ng sinumang sumira ng nasabing kasunduan. Ibig sabihin, sagrado ang kasunduan. Ang dalawang partido o higit pa ay nagkasundo sa tipan ng sinumang sumira sa usapan ay matutulad sa mga hayop na pinatay. Kaya ito pong tipan na ito ay habang buhay. Hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng iwanan, hindi pwedeng alisan. It is a lifetime covenant. Kaya ang sino man pumapasok dito, kailangan mag-isip bago magpasya. Huwag pabigla-bigla. Huwag padaskol-daskol. Kailangan pinag-isipan mong maigi bago ka pumasok sa isang tratado, sa isang kasunduan, lalo na kung ito'y cutting covenant. Karat berit. During the ancient time, even in the time of Abraham, it was a common practice between contracting parties. Ito'y ginagawa ng dalawang tao o mahigit pa, dalawang tribo o mga tribo, dalawang kaharian o mga kaharian. Basta meron silang pinasok na tratado, kasunduan, at pinag-isa nila ang kanilang kalooban, gagawin po nila ang ancient practice, ang tawag po, the cutting covenant. Ginamit ng Diyos ang practice na ito upang maintindihan ni Abraham na ang Diyos ay hindi nagbibiro, ang Diyos ay seryoso. Sapagkat si Abraham sa kanyang kapanahunan, naintindihan niya ang pagiging seryoso ng kasunduan ng dalawang partido o higit pa kapag gumagamit ng cutting covenant. God used this practice to impart Abraham in a way that he can understand the seriousness of this covenant and the seriousness of God entering into a covenant with him, with Abraham. God was not playing games with Abraham. Seryoso ang Diyos. Hindi siya naglalaro. In fact, you can read in the Bible, hindi napabibiro ang Diyos. Ang Diyos ay seryosong Diyos. Kaya pag pumasok ka ng kontrata sa Diyos, ito'y seryosong bagay. Kaya mababasa nyo sa Biblia,
anumang pangako o panata na binitawan mo sa Diyos, kailangan mo ito pa rin. Sapagkat yan ay isang panata at pangako na hindi binibigkas ng pabiro. Because God is a serious God and His covenant is a very serious matter. You can read in the book of Genesis chapter 12, the call of Abraham. Dito nyo unang mababasa ang storya ni Abraham. Nang kanyang unang pangalan ay Abram. Pinalitan ng Diyos later on, ginawang Abraham. Kaya yung Abram at Abraham ay isang tao lang. Genesis chapter 12 verse 1, following verses. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Meron po bang pangakong binitawan ng Diyos kay Abraham? "I will show you this great land. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great." Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Bago ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham, walang nakakakilala kay Abraham. Nang siya'y sumagot sa tawag ng Diyos, hanggang sa panahon natin, ang buong mundo kilala si Abraham. Gumawa ang Diyos ng malaking pangalan para kay Abraham. Tulad ng kanyang pangako. Verse 3, "I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Yun ang pangakong binitawan ng Diyos. Pagpapalain kita. Hindi lang pagpapalain kita, pagpapalain ko rin ang sino mang magpala sa iyo. Pag mabait sa iyo, mabait ako sa kanya. Pag sinumpa ka, kinaaway ka, susumpain ko at kaaway ako. Mga kapatid, that is the very essence of what compact, covenant, treaty is all about. Kapag ang dalawang partido ay nagkasundo, ang akin ay sa iyo. Ang sa iyo ay sa akin. Ang kaibigan mo ay kaibigan ko. Ang kaaway mo ay kaaway ko. Sapagkat naging magkaisa na lang ang ating kalooban. Ang mabait sa iyo, mabait ako. Pero pag buwi na lang hiya ka, sinumpa ka, inaway ka, aawayin ko sila hanggang sa maubos ang lahi nila. This is a very serious matter. Naiintindihan ito ng mga tao nung unang panahon. Pero kuminsan nakakalungkot sapagkat sa panahon ngayon, people seems do not understand what covenant is. Kapag ang mag-asawa sa harap ng Diyos ay pumasok sa tipan ng pag-aasawa, this is a lifetime commitment. Pinag-iisipan po yan ng gusto. Hindi po komo uminit lang ang iyong katawan dahil kulang ka sa paligo, gusto mo nang mag-asawa. Sapagkat ang taong pipiliin mo ay magiging kasama mo habang buhay. Yan na ba talaga ang pinili mo? Sapagkat it is a lifetime commitment. Ang pag-aasawa ay hindi po batas na pinagtibay ng tao. Ang pag-aasawa ay kaisipan ng Diyos na sinabi sa Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. What God has joined together, let no man separate. It is a lifetime commitment. That's why
they bowed before God till death do us part. Kamatayan lang ang sa ating makapaghihiwalay. Ang bahay mo ay bahay ko. Ang buhay mo'y buhay ko. Ang pananampalataya mo'y pananampalataya ko. Kung saan ka mabubuhay, doon ako mabubuhay. Ang iyong Diyos, ang aking Diyos. At kung saan ka mamamatay, doon ko rin gustong mamatay. Sapagkat iyan ang commitment ng dalawang pusong nagmamahalan. If only two hearts understand this, marriage is a wonderful covenant. But people today seems do not understand that. Hindi na rin naiintindihan ng mga tao kung anong ibig sabihin ng commitment sa church. They can easily throw it away. Pag meron silang hindi nagustuhan, pag meron silang nakabangga, meron silang nakaaway, o parang natamaan sila ng sermon, they can easily pack their bags and go. Parang nakalimutan nila ang mga magagandang bagay na nagawa sa kanila. Parang nakalimutan nila ng mga panahon walang dumamay sa kanila, simbahan lang ang nandun. Mga panahon na hindi nila kaya ang mga taong itong nanalangin, dumamay sa kanila. People do not understand what commitment is all about today. Masyado nang moderno ang panahon ngayon, hindi na naiintindihan. Nang taong ibig sabihin ng friendship, ang akala lang ng tao ng friendship ay Facebook. Kaya maraming tao ang maraming kaibigan sa Facebook. Pero hindi nila naiintindihan what friendship is all about. That the Bible says a friend sticks closer than a brother. Ang tunay na kaibigan ay mas malapit pa kaysa sa kapatid. Sapagkat kung kayo magkapatid, pares lang kayo ng dugo, pero hindi ka nagpasya na siya'y maging kaibigan. Pero ang dalawang taong hindi magkamag-anak, hindi magkadugo, pero nagpasya sila, kaibigan kita. At sana kaibigan mo rin ako. That is what friendship is all about. And did you know that the Bible calls Abraham the friend of God? Siya lang po sa buong Biblia ang tinawag kaibigan ng Diyos. At alam niyo po ba, tinawag ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, kayo'y aking mga kaibigan. That is what relationship is all about. Relationship. Promises, commitment, love and covenant. Sana naiintindihan natin yan kahit nagbabago na ang panahon. Abraham seems to understand that. Now look at verse 4. So Abram left as the Lord had told him. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Look at verse 5. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possession they had accumulated and the people they had acquired in Haran. They set out for the land of Canaan and they arrived there. Tatanungin ko po kayo, nakarating na po ba si Abraham sa lupang pangako? Yes. They, Abraham, Sarai, and his nephew Lot, they arrived there. Where? In the land of Canaan. This is the promised land. Ito yung lupa na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. From Genesis chapter 12, verse 6, up to chapter 14, verse 24, ang dami pong naganap na aksyon at drama sa buhay ni Abraham.
nariyan na si Lot ay nakidnap at nirescue ni Abraham. Nariyan ang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Nariyan, mababasa natin, nagtagpo si Abraham at si Melchizedek, ang daming naganap. I am just afraid that we cannot cover that today. Kasi hindi po yan bahagi ng discourse natin sa araw na ito. Maybe some other time, we are going to talk about that, but not today. Pero if you are so interested, it's just like action movie and drama. You can just read for your own consumption and for your own pleasure. But interesting to take note that God appeared to Abraham many, many times, and on the fifth time, God introduced the cutting covenant. Interesting yon. Kasi inintroduce ang cutting covenant on the fifth appearance of God to Abraham. Abraham had 9 encounters with God, including the one with Melchizedek, the priest of God Most High. Genesis chapter 12, God appeared to Abraham 2 times, and 1 time each in Genesis 13, 14, 15, 17, 18, 21, and 22. The famous story of Abraham and Isaac. Remember that. Genesis 22 po yun. Ang 5th beses na appearance ng Diyos kay Abraham, inintroduce niya po ang cutting covenant. Significantly, the cutting covenant recorded in Genesis 15 happened on the 5th time God appeared to Abraham. Why is this is so interesting to take note? Sapagkat sa Hebrew alphanumeric, ang number 5 po is a number of grace. Sa alphabet po nila, ay mababasa po ninyo na ang 5th alpabeto ang ibig sabihin grace. Aleph, Beit, Gimel, Galet, Hey. Ang 5th letra ay Hey, which means grace. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. Hey, number 5 is grace. Nang nag-appear ang Diyos kay Abraham on the 5th time, inintroduce niya po ang cutting covenant, and that is why it is significant, because it has everything to do with grace. Why I am highlighting this so much, because everything written in the Old Testament, the Bible says, are but a shadow. Hebrews 10:1. And what we have in the New Testament, more particularly in the person of the Lord Jesus, is the reality. Colossians 2:16-17. Kaya ko po hina-highlight yon. Kasi talagang yun po ay larawan ng New Covenant. Yung cutting covenant is the perfect picture of the New Covenant, or the covenant of full grace. Now let's go inside the story. Genesis chapter 15, verse 7, following verses. He also said to him, I am the Lord who brought you out of
Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. The promised land. What is the promised land? The land of Canaan. Nandun na ba si Abraham? O pupunta pa lang? Nandun na. Galing po siya sa Haran, sa Ur of Chaldees. Naglakbay na po sila. At nakarating na po siya sa land of Canaan. And God spoke to him. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land, the promised land, the land of Canaan, to take possession of it. Verse 8, but Abram said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Paano ko malalaman? Sa isip ni Abraham, matay kong isipin, paano ito magiging sa akin? Ito ay kinukubkob ng mga malalakas na mga tao, mga higante, mga mandirigma, mga Jebusites, mga Canaanites, mga Anakites, including all the termites. Kaya, natural lang na isipin ni Abraham, paano mangyari yan? Paano ngang lupain na ito'y magiging sa akin at sa aking lahi? Gayong ito'y pinagmamay-ari ng mga makapangyarihan. Dito ipinasok ng Diyos ang cutting covenant to confirm to Abraham the covenant that God entered into him. At mahalaga rin maintindihan natin na pamilyar si Abraham sa cutting covenant because God did not explain to Abraham the procedure. Hindi nyo mabasa, pinaliwanag ng Diyos ang procedure. Automatic alam ni Abraham what a cutting covenant is. Kasi common practice ito. Now listen, hindi kailangan gawin ito ng Diyos para sa kanyang sarili. Ginawa ito ng Diyos alang-alang kay Abraham para maintindihan ni Abraham na ito'y seryosong bagay. This is a serious thing. Now look at the next verse, verse 9. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Verse 10, Abram brought all this to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half, as obvious as it can be. Masyado nang maliit ang ibon para hatiin pa sa gitna. So yung dove and pigeons, hindi na po kinat. Pinatay ang mga hayop na ito. Ang baka, ang kambing, at ang tupa ay pinatay, hinati sa gitna, opposite side, left and right. Inilatag po yun sa daraanan. Ang maglalakad po doon ay ang contracting parties. Na para may idea kayo, you can see this on your screen. Look at the picture. Ganyan po ang itsura kapag ito ay ginawa. Everybody look up here. Yung mga patay na hayop, hinati sa gitna, inilagay on opposite end, isa sa kanan, isa sa kaliwa, ang tawag dyan, the cutting covenant. Sa gitna nito, dyan lalakad ang two contracting parties. Lalakad dyan ang Diyos at si Abraham. Sapagkat yun ang kasunduan pinasok ng Diyos para ma-execute ang tinatawag po na cutting covenant. Now look at verse 11.
And when the vultures came down on the carcasses, Abraham drove them away. Well, obviously, siyempre may mga patay na hayop na nakalatag, mayroong dugo. Ito'y nakakatawag ng pansin sa mga buitre, vultures. Eh hindi pa dumarating ang Diyos. Hinihintay niya ang pagdating ng Diyos upang lakaran po nila ang mga ang gitna ng mga hayop na pinatay para i-execute ang cutting covenant. Abang hinihintay, dumarating ang mga buitre, binubugaw niya. Verse 12, as the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep. Nakatulog ang lolo mo. Nakatulog siya sa paghihintay. Ang hindi niya alam, talagang hinihintay ng Diyos na siya'y makatulog. Of course, hindi niya alam na yun ang hinihintay ng Diyos na siya'y makatulog. Pero para sa kanya, siguro pinipilit niyang huwag makatulog. Kumbaga, sa panahon natin, marami ng kapimbarako ang kanyang nainom. Pero talagang mabigat na ang kanyang mata at siya'y nakatulog. Now, look at the next line. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep. And a thick and dreadful darkness came over him. Nagkaroon siya ng matinding panaginip. Kung minsan parang ang tawag natin, bangungot, isang madilim na panaginip. Verse 13, and the Lord said to him, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own. They will be enslaved and mistreated 400 years, and I will punish the nation they serve as slaves, and after they will come out with great possessions. Mga kapatid, ito po ay propesiya mismo ng Diyos ibinigay kay Abraham patungkol sa kanyang lahi, ang lahi ng Israel, na sila'y magiging dayuhan sa lugar na hindi kanila. Yun po ay ang Ehipto. Sila'y aalipinin po ron sa loob ng 400 taon. Historically, nangyari po yan. Sila po ay naging slave sa Egypt, the descendants of Abraham, the Jewish people, for 400 years. Sabi po ng Panginoon, parurusahan ko ang bansa na umalipin sa kanila. Nangyari po yan. Pinarusahan ng Diyos ang Ehipto. Ipinadala ng Diyos ang 10 salot sa lupain ng Ehipto hanggang sa sukdulang sila'y nalunod sa gitna ng dagat na pula nang sila'y sumunod at habulin ang mga Hudyo o mga Hebreo, descendants of Abraham. At sila'y lalabas mula dito na mayroong dalang malaking kayamanan. Nangyari po yan. Dahil lang sila'y lalabas na sa Ehipto, ibinigay ng mga Egyptians ang kanila pong payback, wages. Dahil sila'y pinagtrabaho ng walang bayad, nang sila'y lalabas na, ibinigay ang mga ginto, pilak, mamahaling alahas, mamahaling dami, kaya lumabas po sila na mayaman. Dala nila ang mga mamahaling bag, mga signature na mga dami. Dala nila ang mga signature na mga sandal, mga alahas, mamahaling pabango, and not to mention silver and gold. Nagkatotoo po yan. Now look at the next verse, verse 15. You, however, will go to your fathers in peace and be buried at a good old age. So sinabi ng Diyos, ikaw, mabubusog ka ng mahabang panahon, mabubuhay ka ng mahaba, good old age. Yung iba, old age, pero hindi good.
ang good old age, tumatanda, pero tumatandang malakas, malusog, masigla pa rin. Yung iba, tumatanda, mga kabadid, nagiging gurang. Ang ibig sabihin ng gurang, tumatanda ng pahina, ng pahina, ng pahina. Mga kapatid, si Abraham, tumanda, pero hindi po nang hina. Kung nagawa yan sa lumang kasunduan, sinusumiti ko sa inyo ang kininatin, kaya po yan sa bagong kasunduan. Tumatanda, pero malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan. Can you shout amen? Amen? Ang kinin mo na ikaw ay malakas, ikaw ay maglalakad, ikaw ay tatakbo sapagkat ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kung nangyari yan sa lumang kasunduan, ang kinin natin, nabubuhay tayo sa mas magandang kasunduan. Can you say amen? Amen. Kasama sa hula na ibinigay ng Diyos kay Abraham, look at the next verse, verse 16, in the fourth generation, your descendants will come back here. Right there, ipinangako ng Diyos, babalik ang iyong lahi sa lupaing ito. Anong lupain yon? The land of Canaan, the promised land, the land flowing with milk and honey. Babalik sila dito. Now, look at the next verse, verse 17. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and pass between the pieces. May dumaan sa gitna ng mga patay na hayop. Nakita ni Abraham. Nakita niyang may dumaan sa gitna ng mga patay na hayop, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and pass between the pieces. Verse 18. On that day, what happened? The Lord made a covenant with Abraham. Stop right there and think. For heaven's sake, paano nagkaroon ng covenant? Gayong isa lang ang lumakad sa gitna. Tatanungin ko kayo, ilang dapat ang lumakad sa gitna ng mga patay na hayop? Dalawa. Contracting parties. Para makonsummate ang covenant, the two contracting parties must walk in the middle of carcasses. Nagising si Abraham. Nakita niyang nakaraan na. Lumakad sa gitna ng mga patay na hayop ang Diyos. Hindi siya nakalakad. Ang tawag dito, one-sided covenant. Listen up. God calls it covenant. The Lord made a covenant with Abraham. Now, Abraham only saw it, but he never walked on it. I want to say that again. Abraham saw it. Nakita lang niya. Pero hindi siya nakalakad. Why? Because it is a one-sided covenant. And let me explain why God did it this way. Natatandaan nyo po na sa tipang ito, kapag nabigo
ang contracting party, nangangahulugan ito ng kamatayan. This is a one-sided covenant, all God, because God knew that Abraham cannot keep his part. And this would mean death for him. Alam ng Diyos, hindi kaya ni Abraham tuparin ang kanyang parte. Kaya, kung hindi magagawa ni Abraham ang kanyang parte, maubliga ang Diyos patayin si Abraham. Sapagkat yun ang kasunduan po ng partido. Kapag hindi mo tinupad ang parte ng inyong kasunduan, you will be killed. Matutulad ka doon sa mga hayop na pinatay. God made a covenant with himself. And Abraham was simply a beneficiary. Ang nangyari kay Abraham, siya po'y beneficiaryo ng tipan na pinagtibay ng Diyos sa kanyang sarili. Bakit? Ang Diyos hindi pwedeng mabigo. Si Abraham tiyak mabibigo. Tatanungin ko po kayo, sa storya ba ni Abraham ipinakita na siya'y nabigo? Ilang beses siyang nagsinungaling at ipinagkaila ang kanyang asawa? 2 beses. Not once, but twice. Yung puntag po na yon ay mangangahulugan na ng kamatayan kay Abraham. Pero itong nagpapaliwanag kung bakit hindi po pinarusahan ng Diyos si Abraham, sapagkat ang lahat ng pagkukulang ni Abraham ay sinagot ng tipan na pinasok ng Diyos sa kanyang sarili. Dahil ang kausap ng Diyos ay hindi na si Abraham. Ang kausap ng Diyos, ang kanyang sarili, nakikinabang na lang si Abraham. That is the cutting covenant. Bisag nasa Bible po ba ito? Of course. Hebrews chapter 6 verse 13 to 14. When God made this promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. Hindi ba? Kapag ang sinumang nanunumpa ay sumusumpa sa harap ng mas mataas kaysa sa kanya? Hindi ba pag ikaw ay tetestigo, ilalagay mo ang kanang kamay mo sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay mataas sa lahat ng pagsasalita, sapagkat sa Biblia walang kasinungalingan, at kung magsasalita ka, kailangan pawang katotohanan lang? Hindi ba't kapag manunumpa ng tungkulin ang isang pangulo, inilalagay niya ang kanyang kanang kamay sa Biblia, sapagkat mas mataas ang Biblia kaysa po sa konstitusyon ng isang bansa? Eh ang Diyos nangako kay Abraham, wala siyang mapagtaasan ng kanyang kamay na mas mataas kaysa sa kanya. So siya'y namanata at nangako, hindi sa harap ni Abraham, kundi sa kanyang sarili. Hindi niya pinayagan si Abraham lumakad sa gitna ng mga patay na hayop na dapat ay gawin ni Abraham, sapagkat alam ng Diyos, mabibigo si Abraham. Hindi makonsummate ang contract. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang para sa Israel, kundi sa buong mundo. Dahil ang magluluwal ng tagapagligtas sa mundo ay ang Israel. Kaya ang iniisip ng Diyos, hindi lang si Abraham. Ang iniisip ng Diyos, hindi lang ang Israel. Ang iniisip ng Diyos ay ang buong mundo. Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you say amen? Amen. It is important to understand that Abraham simply
a beneficiary of the cutting covenant. This is important to take note. This explains why Abraham was blessed despite of his shortcomings. Why? Because Abraham lived under a covenant of grace. Let me show you the contrast between two covenants. Under grace, you receive what you do not deserve. Under the law, you receive what you deserve. Kaya if you want to receive blessing, you have to deserve it by works and by performance. Under grace, you receive what you do not deserve. Abraham did not deserve anything. He received from God. Bago po siya tinawag ng Diyos, Abraham po ay idolaters. Sumasamba po siya sa mga Diyos-Diyosan sa lupain ng Ur of Chaldees. Tinawag siya ng Panginoon, wala siyang angking kakayahan upang siya po ay bigyang pansin. Siya po'y tinawag ng Diyos sa kanyang kagandahang loob, sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng kanyang pagkukulang. Imagine, isang asawang lalaki, ipinagkanulo ang kanyang asawa para lang mailigtas ang kanyang ulo. Yan ba ang gusto niyong mapangasawa? Unang iligtas ang sarili bago ang asawa. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako buhay. Mga kapatid, hindi po siya magandang halimbawa ng tunay na asawa. Sapagkat ang tunay na asawa, sabi sa Biblia, ay iniibig niya ang kanyang asawa katulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Sapagkat kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang iyong asawa, sapagkat ang asawa mo'y bahagi ng iyong sarili. Furthermore, in the New Covenant, ang asawang lalaki dapat mahal niya ang kanyang asawang babae katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hindi po yan na ipakita ni Abraham. Dalawang beses siyang nagsinungaling tungkol sa kanyang asawa. Una sa harapan ni Paraon, pangalawa sa harapan ni Abimelech. Pero sa halip na parusahan ng Diyos, nagkaroon pa siya ng maraming kayamanan. Kaya naisip ni Abraham, magandang magsinungaling. Nung una siya magsinungaling kay Paraon, nagkaroon siya ng maraming kayamanan. Kaya ang sabi niya, ulitin ko pa, nagsinungaling uli siya kay Abimelech, lalong dumami ang kanyang kayamanan. Ah, dito tumataas ang kilay ng mga taong galit sa mensahe ng biyaya. Sabi nila, Eka, yan na nga sinasabi ko sa inyo. Yan yung grasya ninyo na nangungunsinti ng kasalanan. Hindi po. Ang nangungunsinti po, ang tao lumalala. Ang tawag dyan, Jeprox. Pagka in-spoil mo ang bata, laki sa layaw, Jeprox. Palala ng palala ng palala ang bata. Yung po yung pangungunsinti. Hindi ho kinunsinti ng Diyos si Abraham. Ang ginawa ng Diyos kay Abraham, ang kanyang kahinaan, dinaig ng kabaitan ng Diyos. Dahil mababasa niyo sa Bible, the goodness of God brings people to repentance. Nagbago si Abraham. Hindi siya perpekto, pero siya'y binabago at nagbago. Dahil pagdating po sa ibabaw ng bundok ng Moriah, daladala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, inilagay sa ibabaw ng dambana, handang ihandog sa Diyos, alang-alang sa pagsunod. Ibang Abraham na ito. Ito ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa mga taong tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Mas dakila ang biyaya ng Diyos kay
kaysa sa kasalanan. Grace is greater than sin. Can you say amen? Amen. Kaya po dito sa bagong kasunduan, mga kapatid, hindi ko kinukonsinti ang kasalanan. Hindi po hinuhusgahan. We do not condemn, but we do not also condone. But we just declare grace is greater than sin. Grace is greater than weaknesses. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Napakabait ng Diyos kay Abraham. Hindi siya pinarusahan ng Diyos. Pinayaman, pinaunlad, pinagpala, binigyan ng mahabang buhay. Yung kanyang mga pagkakamali ay hindi po pinarusahan ng Diyos. Yung kanyang pagkakamali, magkaroon ng anak sa katulong na si Hagar, hindi siya pinarusahan ng Diyos. Yung kanyang anak na si Ishmael, ay pinagpala rin ng Diyos. Pinaunlad. Sila po isa sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo sa panahon ngayon. Sa kanila napunta ang mga maraming langis, mga lahi ni Ishmael. Kasama yan sa pagpapalang ibinigay ng Diyos sapagkat sila'y anak din ni Abraham. Dangalang hindi po sila ang anak sa pangako. Ang anak sa pangako ay si Isaac. At mula kay Isaac, lalabas ang tagapagligtas sa makatwid bagay si Jesus Cristo. Kaya si Jesus ang tagapagligtas ng buong mundo. Palakpakan si Lord, si Jesus ang tagapagligtas. Shout amen. Amen. Under grace, Exodus chapter 14, chapter 15, chapter 16, they receive what they do not deserve. Nagreklamo sila bago tumawid ng dagat na pula. Walang namatay kahit isa. Pagdating po nila sa kabilang ibayo, nagreklamo sila sa mapait na tubig, walang namatay kahit isa. Sa patuloy na paglalakbay, Exodus 16, nagreklamo sila sa pagkain, walang namatay kahit isa. Why? Because they were all under grace. A covenant that God entered into Abraham. It is called Abrahamic Covenant. Napapalampas ng Diyos ang reklamo ng Israel. Napapalampas ng Diyos ang rebelyon ng Israel. Hindi siya napupuno, hindi siya nagagalit, hindi siya tumatawag ng apoy galing sa langit. Pinarurusahan sila. Not at all. None died sa kabila ng rebellion. Why? Kasi ang kausap ng Diyos, makinig, ay hindi po ang lahi ni Abraham. Ang kausap ng Diyos ay si Abraham lang. Makinig po maigi. Pag nakita nyo ang larawan na ito, makikita nyo kung gaano kaganda ang bagong kasunduan. Sa bagong kasunduan, hindi ikaw ang kausap ng Diyos. Ang kausap ng Diyos ay ang kanyang anak. Kaya pag nasa anak ka, mabait ang Diyos sa'yo. Mabait ang Diyos sa'yo. Amen. Amen. Now, Exodus 14, 15, 16, no one died under Abrahamic covenant. Numbers 21, many people died. But interesting to take note, parehas na complain. Journey, water, and food. Many people died. Anong pagkakaiba? Yung isa po under grace, yung isa under the law. And under the law, you receive what you deserve. You rebel, you die. Under the new covenant where we are all under, it is not under the law. May balita ako sa inyo, it is not even under grace. We are under full grace. Ang grace na naibigay kay Abraham, patikim lang.
ang grace na ibigay sa atin ay buong biyaya na ng Diyos. Dahil si Jesus Cristo ang sukdulang biyaya ng Diyos. Shout amen. Amen. Palagay niyo ba tungkol lang ito kay Abraham? Hindi po. What do we care about Abraham? We're not Jews, yo. Hindi tayo mga Hudyo. Ba't natin kailangan pag-usapan si Abraham? Anong pakialam ko kay Abraham? Anong pakialam ko kay Abraham? Marami na kayong kilalang Abraham. Dadagdagan pa ba natin ang isang Abraham na hindi naman natin kilala? How does this story benefit us now that we are living in the new covenant? I'll show you the verse. Galatians chapter 3, verse 26. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Are we in Christ Jesus? Amen. We're all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. 28. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ. Are we in Christ? Amen. Dahil tayo na kay Kristo, pag tinignan tayo ng Diyos, hindi niya tinitingnan, oh, Hudyo ka, oh, Hintil ka, oh, Hintil ka, oh, Hudyo ka. May mga Hintil na nagpapaka-Hudyo. Hey, may mga simbahan na kinokopya ang Israel. Sila'y mga Hintil, nagbibihis Hudyo, kinakain ng pagkain ng Hudyo, nag-aaktong Hudyo, nagsasalita ng salitang Hudyo, at para bagang ang Hudyo lang ang malapit sa Diyos. Hindi nyo alam kung ano ang tipan na mayroon tayo sa tipang bagong kasunduan. Hindi mo kinakailangan gayahin ang mga Hudyo, sapagkat kay Kristo walang Hudyo, walang Griego, walang Hintil. Isa lang tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay na kay Kristo. Tayo'y mga anak ng Diyos. Shout amen. Look at the next verse. 29. If you belong to Christ. Do you belong to Christ? Taas ang kamay ng naniniwala, you belong to Christ. Come on, let me see hands. If you belong to Christ, then what? Tell me, please tell me, then what? You are? Abraham's seed. So what? So what if you are Abraham's seed? Anong pakialam ko kay Abraham? So what? And? Heirs according to the promise. May pinangako ba ang Diyos kay Abraham? Ito'y pangako ng pagpapala. Walang kasamang kondisyon. Sapagkat ang ipinasok na tipan ng Diyos kay Abraham ay one-sided covenant. Dahil tayo na kay Kristo, ang pinasok ng Diyos na tipan sa atin ay one-sided covenant. Ito po'y kasunduan ng Ama at ng Anak. Silang magkausap. Nakikinabang lang tayo. Ang Diyos hindi ho nakipagkasundo kay Abraham. Hindi ho siya nakalakad sa gitna ng carcasses. Ang Diyos lang ang lumakad sa gitna ng carcasses. Kaya anuman ang kahinaan ni Abraham, kayang punuan ng grasya ng Diyos. Ganun din sa bagong kasunduan, hindi tayo ang kinausap ng Diyos. Ang kinausap ng Diyos ay ang kanyang anak. Ang kinausap ng anak ay ang Diyos Ama. Nagkasundo sila. Nang sino mang sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay pinagpala at pinaburahan. Shout amen! Amen! If you are in Christ, you're Abraham's seed and you are part of a one-sided covenant, a cutting covenant. Abraham lived under grace. In Christ, we live under full grace. Iba po yung forte sa full taste. Magkaiba ba yung tikim sa pagkain? Pagka tikim, tikim lang. Pagka pagkain, kumain ka, full taste. Isa po, four taste. Pinatikman lang si Abraham. At yung sobrang tikim na binigay kay Abraham, namamangha na tayo. Ang tunay na biyaya ay na kay Hesukristo. Pag nasa iyo si Hesukristo, nasa iyo ang buong biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Under the new covenant, the new cutting covenant, karat berit, happened on the cross.
the Lord Jesus cut a covenant with His Father for us. We are the beneficiaries of the cutting covenant that happened on the cross. The new covenant is an agreement between the Father and the Son. We are just beneficiaries. Nakinabang lang tayo sa naging kasunduan ng Ama at ng Anak. The Lord Jesus cut a new covenant, karat berit, a new cutting covenant on the cross for us. The Father cannot deny us. I want to say that again. The Father cannot deny us because of Jesus. Makinig, hindi pwedeng hindi ka iligtas ng Diyos. Bakit? Ililigtas ka at niligtas ka dahil kay Jesucristo. Hindi pwedeng hindi kanya pagalingin sapagkat sa kasunduan, sa krus ng Kalbaryo, dinala ng kanyang anak ang iyong sakit at karamdaman at sa kanyang sugat, pinagaling ka na. Hindi pwedeng hindi ka patawarin ng Diyos sapagkat nasusulat sa pagtigis ng kanyang banal na dugo, pinatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang magkausap ay ang Ama at ang Anak. Obligado ang Diyos patawarin tayo alang-alang sa anak. Obligado ang Diyos pagalingin tayo alang-alang sa anak. Kung paano ang Diyos obligadong maging mabait sa Israel alang-alang kay Abraham, ganun din sa bagong kasunduan, obligado ang Diyos na ikaw ay pagpalain dahil ang kanyang anak ay naghirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap tayo po'y guminhawa at yumaman. Shout amen! Amen. Shout amen. Amen! And I pray that you see this. You don't have to earn this. It's a free gift of the new cutting covenant. Sipin nyo, pinakinabangan ng lahi ni Abraham ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Gayong hindi naman nakalakad si Abraham sa gitna ng mga patay na hayop, pero inonor ng Diyos ang tipan. You can read, and the Lord made a covenant with Abraham. Brothers and sisters, nakipagtipan ang Diyos sa kanyang anak, tayong nakinabang. Sa kanyang dugo, pinatawad na tayo. Sa kanyang sugat, pinagaling na tayo. Sa kanyang kahirapan, pinaunlad na tayo. Kaya ito ang bagong kasunduan. Tayo'y mga anak ng Diyos! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Are you happy? Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Whoa! Hallelujah to the Lamb of God. Remember, a covenant entails relationship, conditions, promises, rewards, and consequences if the conditions are violated. Listen up. Don't worry about the violation. Hindi tayo ang kausap ng Ama. Ang Israel nga, ang daming violation eh. Akala nyo ba napakabait ng Israel? Sutil, suwail, rebelde. Pero inaruga pa rin ng Diyos. Pinagpala, kinubkop, minahal. Bakit? Alang-alang kay Abraham. Mga kapatid, kung kayang gawin ng Diyos yan, alang-alang kay Abraham, look up here. Anong kayang gawin ng Ama alang-alang sa kanyang anak? Iwawalang kabuluhan ba ng Ama ang sakripisyo ng kanyang anak? Nakita ng Ama kung paano nagdusa ang kanyang anak sa krus. Isa sa isang tabi lang ba niya yan dahil sa kahinaan mo, dahil sa kasalanan mo? Kaya pandaigin ang kasalanan mo ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Hinding-hindi. Sabi ni Pablo, where sin abounds, the grace of God abounds even more. Shout amen. Amen. Sa bagong kasunduan, karapatan mo ang kaligtasan, karapatan mo ang kagalingan, karapatan mo ang kaginhawaan. Kaya ang tawag sa iyo, Charito. Blessed.
blessed and highly favored of God. Come on, give Him praise. May consequences pag merong violation. Pero hindi ako nag-worry sa violation sapagkat hindi ako ang kausap ng Ama. Ang kausap ng Ama yung kanyang anak. At sigurado ko, walang violation ang anak. At dahil walang violation ang anak, ang kanyang perfection, ang kanyang katuwiran, ang ibinigay sa atin, at dahil kay Kristo, tayo po'y naging perpekto at naging matuwid sa harap ng Diyos. Can you say amen? Yung ginawa ng kanyang anak sa krus ay sapat na at higit pa. Can you say amen? Kung hindi mo ito nararanasan, ay dahil sa hindi mo alam kung ano mga pangako at pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo na nakasaad sa kasunduan. The Bible says, my people are destroyed for lack of. If you do not know, then you will never experience it. Hindi dahil ayaw ng Diyos iparamdam sa iyo. Hindi dahil ayaw ng Diyos ipakita sa iyo. You are not experiencing this because you do not claim what rightfully yours. Ang kinin mo ang marapat para sa iyo. Karapatan mo ang pagpapala at pabor. Karapatan mo ang kaunlaran. Karapatan mo ang tagumpay. Mga anak tayo ng Panginoon, ginawa niya tayong higit pa sa mga mananagumpay. Can you say amen? Amen. Hindi ko sinasabi, hindi magtatangka ang sakit, magtatangka po siya, pero hindi siya magtatagumpay. Dakila ang biyaya ng Diyos. Amen. Hindi ko sinasabing hindi magtatangka ang problema. Darating ang problema. Material problem, financial problem, marital problem, emotional problem, family problem, all kinds of problem. Darating po yan sapagkat ang paa natin nakatungtong pa rin sa problematic na mundo. Pero hindi siya mananaig sapagkat mas dakila siyang nasa atin kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Walk by faith. Not by feeling, walk by faith, and not by sight. Kung hindi mo man nararamdaman, patuloy kang maniwala. Hindi mo man nakikita, patuloy mo pang ideklara sapagkat pinangako niya at hindi siya mabibigo sa kanyang mga pangako. Can you say amen? It is extremely important where church you go to and the message you hear. Pag nasa simbahang pinupuntahan mo, na hindi nagtuturo ng kagalingan ang panalangin ko, huwag kang magkasakit. Sapagkat pagka nagkasakit ka, wala kang inap na pananampalataya para i-release para sa iyong kagalingan. Kung pumupunta ka sa simbahang hindi nagtuturo ng pagpapala at pabor, panalangin ko huwag kang magkaproblemang material at pinansyal. Dahil pag nagkaproblema ka ng material at pinansyal, wala kang inap faith to believe para maka-bounce back ka at ikaw ay umunlad at pagpalain sa buhay. Why? Because faith comes by hearing and hearing the word. Kaya po dapat naririnig natin hindi yung mga gagawin natin dahil marami na tayong narinig niyan at ang marami niyan hindi mo pa nagagawa hanggang ngayon. Ang gusto nating marinig ay kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. He cut a covenant with the Father on our behalf. Can you say amen? Amen? Yun po ang new cutting covenant. Now let me close. John chapter 6 verse 37 following verses. Pansinin niyo po ang covenant between the Father and the Son concerning us. Para ito sa atin. Pero ang nag-uusap ay ang Ama at ang Anak. John 6:37. All the Father gives me will come to me. All the Father gives me will come to me. So hindi mo nag-aalala si Jesus kung sino lalapit sa kanya. Hindi niyo nakikita si Jesus na balisa, may lalapit ba sa akin? May lalapit ba sa akin? May lalapit ba sa akin? Oh, sana may lumapit sa akin. Sana may lumapit sa akin. Wish ko lang may lumapit sa akin. No. Read the Bible. The Bible says, all that the Father gives me will come to me. Lalapit, hindi? Lalapit. Kaya alam ni Jesus, mayroong lalapit sa Kanya. Hindi ho naghahanap si Jesus ng mga taong lalapit sa Kanya.
dinadala ng Ama ang mga taong inilalapit sa kanyang anak. Look at the next line. Whoever comes to me, I will never drive away. Yung dadali ng Ama, lalapit at paglapit, hindi ko itataboy. So pangako, hindi ka itataboy. Sino nag-usap? Ang Ama at ang anak, hindi ikaw. Hindi sinabi, wow, ang baho mo, umalis ka. Wow, wala kang pinag-aralan, umalis ka. Wow, ang dami mong kapintasan, umalis ka. Wow, sabi sa Bible, sino mang lumapit, hindi itataboy. At bakit ka nakalapit? Inilapit ka ng Ama sa kanyang anak. Sino magkausap? Ang Ama at ang anak. Verse 38. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of the Father. To do the will of Him who sent me. Natatandaan niyo po kung anong ibig sabihin ng covenant? Will, treaty, contract. Synonyms po ang will ng contract at ng covenant. So sino magkausap? Ang Ama at ang anak. Ikaw bang kausap ng Ama? Tinatanong ko, ikaw bang kausap ng Ama? Nakausap ba kayo sa kuweba? Ikaw bang nakausap ng Ama? Hindi. Isa lang ang nakakita sa Ama, isa lang kausap ng Ama. Yun pong anak na nasa sinapupunan ng Ama mula pa ng walang hanggang nakaraan. Can you say amen? Verse 38, but to do the will of Him who sent me. Ano po yung will na yon? Gusto nyo malaman kung yung covenant na yon, yung treaty, yung agreement na yon. Verse 39, and this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me. Sabi ng Panginoong Jesus, ang kalooban ng Ama, wala akong iwawala kahit isa sa sino mang ibinigay sa akin ng Ama. Makinig, kung ikaw ay ibinigay ng Ama sa kanyang anak, ipayapa mong yung kalooban. Hindi ka maagaw ni Satanas sa kamay ng Panginoong Jesus. Hindi ka maagaw ng sakit, problema, kahirapan o anumang gawa ng kaaway, sapagkat dakila ang Diyos na nagbigay, dakila si Jesus na may hawak sa atin. Shall lose none of those He has given me, but raise Him up at the last day. Verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son, this is the Father's covenant, everyone who looks to the Son, who is the Son? The Lord Jesus. Everyone, sabi ng Father, sino man tumingin sa aking anak, everyone who looks to the Son and believes in Him may have eternal life. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil sa reliyon mo, hindi dahil sa mga santo, santa, santito, santita, hindi dahil sa pastor o dahil sa obispo ninyo. May buhay na walang hanggan ka dahil kay Jesu Kristo. At kanyang ipinangako, I will raise Him up at the last day. Sinigurado ang iyong pangkasalukuyan, meron ka ng buhay na walang hanggan, at sinigurado ang iyong hinaharap na pag namatay ka sa buhay na ito, muli kang bubuhayin ng Panginoon at buhay magpakailan pa man. Bakit? Hindi dahil sa anumang angking kakayahan na mayroon ka, hindi dahil sa offering mo, hindi dahil sa service mo, hindi dahil sa mga nagawa mo, hindi dahil sa mga ginagawa mo, dahil ang kausap ng Ama ay ang kanyang anak. At lahat ng sumampalataya sa anak, ipinangako ng Ama, kanyang muling bubuhayin sa huling araw. At habang nabubuhay, tatamasahin niya ang buhay na walang hanggan, buhay na pinagpala, buhay na pinaburan, buhay na biniyayan ng sukdulang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Shout amen. Shout amen. Under grace, we are just beneficiaries of the new cutting covenant between the Father and the Son. Itong new covenant and new cutting covenant, naganap po ito sa cross. It happened on the cross.
In this covenant, both parties, the Father and the Son, cannot fail. So in this new cutting covenant, will not fail. Ang ama at ang anak ang magkausap. Nakakasigurado ba tayo na hindi mabibigo ang ama at ang anak? Dahil silang magkausap, makakasigurado ka na ang kasunduang ito hindi mabibigo. Pinangako ng Diyos, ligtas ka na, may buhay na walang hanggan, pinagpala, pinaburan. Paniwalaan mo, sino mang tumingin sa anak at maniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan at muling bubuhay ng Panginoon sa huling araw. Ang kausap ng ama yung anak. Kaya ipayapa mo ang iyong isip, sigurado na ang iyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sigurado, hindi mawawala. Shout amen. Under the new cutting covenant, relationship, the promises, the rewards, and the benefits will continue without any fear of failure. And pray tell me why there is no fear of failure. Why? Because God never fails. Hindi nabigo ang Diyos kay Abraham sa kasunduan ayon sa biyaya. Lalong hindi mabibigo ang Diyos Ama sa kasunduan sa kanyang anak sa ilalim ng kapuspusan ng biyaya. Because the fullness of grace is not about Abraham, it's all about the Son. And the Son is the Lord Jesus. Can you say amen? The big idea is, in Christ, I am in a covenant that never fails. Kay Kristo, ako'y nasa isang tipan na hindi nabibigo. Amen? Amen. Sabi natin sabay-sabay, malakas, ano po ang big idea? Louder. One more time. In Christ, I am in a covenant that never fails. In Christ. Are you in Christ? Yes. You are in a covenant that never fails. Kaya hindi mabibigo ang kasunduang ito. Ipayapa mo ang iyong isip. Hindi mabibigo ang mga pangako ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay pinagpala, pinaburan, at tatamasahin mo ang kanyang pagpapala habang ikaw ay nabubuhay. At pagkatapos ng buhay na ito, may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Isang beses pa, malakas, ang big idea ay in Christ, I am in a covenant that never fails. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be part of a covenant that never fails. Manalangin tayo kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Sa lahat ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita. At manalangin tayo ng pagtanggap. Let us pray. Bigkasin mo ang panalangin ng pagtanggap. At ariin na isang personal na panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa ngarapan ang sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nakikigalak kami sa iyo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Binabati ka namin. Ikaw ngayon ay bahagi na ng tipan na hindi nabibigo. Sapagkat kay Kristo, tayo ay bahagi, kasali, napapaloob sa kasunduang hindi nabibigo. In Christ, I am in a covenant that never fails. Can you say amen? Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. Gawin po natin ang banal na komunyon sabay-sabay at sama-sama mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyariang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ang kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. At ipuitaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. In Christ, are you in Christ? In Christ, I am in a covenant that never fails. If you believe that, shout amen. Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purply on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy.
Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito! Charito!